Before the video starts, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para sa ating video updates. Maraming salamat mga ka-sounds. Good day mga ka-sounds, welcome back to my channel. Ngayong araw na to, yung tutorial natin is i-demo ko sa inyo kung paano mag-connect ng equalizer going to crossover, tapos sa dalawang amplifier natin dito, integrated at saka power amp. Kukonect rin natin siya sa mixer. So yung gagamitin natin dito is yung equalizer natin, DBX na 215, tapos DBX na crossover, tapos yung integrated amplifier natin is yung Kevlar GX7, tapos yung ating power amp na Ace LX20, tapos yung mixer naman natin is yung Yamaha NG04BT natin. Yung gagamitin naman natin ng mga speaker is yung KS450 natin, yung dalawa, yung size 10 na 450 watts, ito yung idadrive ni Kevlar GX7. Tapos yung ating HW na size 12 na 500 watts. So ito naman yung idadrive ni Ace LX20. Yung ating sub, nilagyan ko na ng mga corner guard. May mga corner guard na siya. Tapos nilagyan ko siya ng screen din. Bali, pininturahan ko lang yung screen niya. Plastic yung screen niya yan. Bago tayo magsimula sa connection, shoutout muna natin si Mr. Terdy Dumaraog. Maraming salamat sa suporta. Ipapakita muna pala natin yung ating mga connectors, no? So yung gagamitin natin dito is meron tayong ditong XLR male female, dalawang pares ito. Ito, so bali apat siya. Yung gamit ito is ito yung gagamitin natin na connector sa ating equalizer going to crossover. Tapos yung isang pares naman is going to power amp natin. Tapos yung sunod natin na kailangan is yung XLR going to RCA. So ito siya, isang pares. So dahil integrated yung ating amplifier, so ito yung kailangan natin. Dapat may RCA tayo. XLR female to, going to RCA. Tapos yung sunod natin na gagamitin is yung going to mixer naman natin. So meron tayong ditong male XLR going to mono PL. So dalawang, so isang pares lang ito, dalawa. Bali, left and right to yung connection na to. So simulan natin yung connection. So yung first step natin, bali i-connect natin yung equalizer going to crossover natin. So yung gagawin natin, yung kailangan natin dito is yung XLR male female natin. So i-connect natin yung channel 1 at saka channel 2 ng equalizer sa crossover. So magko-connect tayo dito sa output channel 1. Tapos going input channel 1 ng ating crossover. Tapos yung ating output channel 2 ng equalizer going to input channel 2 ng ating crossover. So ayan, connected na yung ating equalizer at saka crossover. Yung next step natin, i-connect muna natin yung ating mixer going to equalizer. So yung gagamitin natin is yung ating male XLR going to mono PL. So i-connect natin yung ating mixer going to equalizer. Yung input channel 1 ng ating equalizer, connect natin. Tapos yung input channel 2, magsasaksak tayo dito. Tapos yung mono PL ng ating XLR going to mono, i-connect natin siya dito sa main output ng ating mixer. So kung makikita nyo, may main output dito. So may saksakan dito ng mono PL, yung left, right, yung channel 1 natin is yung sa left, at yung channel 2 natin is yung sa right. So ayan, connected na, nakakonect ng yung ating PL, mono PL. Yung next step naman natin, i-connect na natin yung ating power amp sa crossover. Bali, magko-connect tayo dito. Yung gamit natin, XLR male female, ito yung ating isang pares pa ng XLR male female. So kung makikita nyo dito sa crossover, meron ditong low na saksaka ng female XLR, no? Dito tayo magsasaksak sa channel 1 at saka sa channel 2, dito tayo magsasaksak sa low. Gagawin natin, dahil sub yung ating Ace LX20, gagawin natin na pang low siya. So makikita nyo dito sa crossover, may low dito sa low channel 1, tapos yung low na channel 2. T-
Tapos yung male XLR naman natin, i-connect na natin dito siya sa ating ACLX20. Yung channel 1 natin is sa input A dito. Kung makikita nyo, input A, input B. So dito natin siya i-connect. So ayan, connected na yung ating power amp sa ating crossover. Yung next step naman natin, i-connect natin yung ating mid-high. So kung makikita nyo dito sa baba ng crossover natin, mayroon ditong high-mid sa channel 2, tapos may low-mid din dito sa channel 1. No? So dito tayo magkoconnect ng ating mid-high. So i-connect muna natin yung ating... So ito yung gamit natin, no? Yung female XLR, i-connect natin dito sa mid ng channel 1 ng crossover at saka sa mid dito sa channel 2 ng crossover. So ayan. Tapos yung dulo nyo naman, yung RCA natin, isasaksak natin dito sa Kevlar natin, no? Bali, sa yung red sa red, tapos yung white sa white. So ayan mga kasons, handa nang tumunog yung ating connection. So i-power switch muna natin yung ating mga equipment, no? Tapos yung ating mga amplifiers, LX20, yung ating mixer. So yung gagamitin lang natin dito, dahil yung mixer natin is Bluetooth, hindi na tayo gagamit ng ano ng RCA to 3.5 mm yung going to cellphone, no. So i-connect lang natin yung cellphone natin dito sa Bluetooth, tapos handa nang tumunog yung ating setup. Sa pagdimpla ng setup niyo mga ka-sounds, kayo na lang bahala, no. Bali, isa sound test na lang natin. Bali, natimpla ko na tong ating equalizer, crossover at saka yung ating mga setup dito sa mixer, okay na to. So kayo na lang bahala mag-setup ng inyong sound, kasi kayo rin yung makakarinig ng inyong quality ng sound system. So mga ka-sounds, nakalimutan ko palang pindutin yung sa equalizer natin. Kanina kasi naka-low cut ito. So pinindot ko siya sa range para maging medyo vocal yung ating mid, no. So simulan natin yung sound test. So yung volume natin mga ka-sounds, hanggang dito lang, no. Para hindi masyadong malakas, baka may nagbo-module na ng mga estudyante. Thank you.
Sa mga kasounds, hanggang dito na lang yung ating tutorial at saka yung sound test natin. At sa mga bagong nag-subscribe, huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin ay upload. Maraming salamat mga kasounds!